Nagbabalik ang Panahon TV. Sa puntong ito, makakaparehan na natin ang live ngayon si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Maganda umaga sa iyo, Meno. Kahapon, dalawang sama ng panahon yung binabantayan natin. Yung isa sa loob ng PAR at yung isa naman ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ano ba yung mga dapat naming malaman kaugnay ng dalawang sama ng panahon na ito? Sa lahat, magandang umaga, Eunice, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Una-una yung isang low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Air Responsibility. Ito ay nalusaw na. Subalit itong ating binabantayang low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Air Responsibility sa kasalukuyan, ito ay nasa laing 2,060 kilometers silangan ng Mindanao. At ang nasabing low pressure area, ito ay posibleng maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 hanggang 36 na oras. At posibleng ang pumasok ng ating Philippine Air Responsibility sa Sabado o sa Linggo. At kapag ito isang ganap na bagyo na, posible naman itong dumaan nga o maka-apekto dito sa extreme northern Luzon. At kaya't sa ngayon pa lang ay pinaghahanda na natin ating mga kababayan dahil posible na naman tayo maapektuhan ng isang bagyo. Patuloy nga nating babantayan yan, Meno, dahil isang panibagong bagyo na naman ang posibleng nga makaapekto sa ating bansa. Kahapon din, Meno, naging maulan, lalo na dito sa Metro Manila sa dakong hapon o gabi. Mas magiging maulan ba ngayong araw? Ano ba yung nilalaman ng forecast ng Pag-asa? At idagdag mo na rin kung may nakataas bang gale warning. Okay, para sa magiging lagay nating panahon sa araw na to, dahil nakakaapekto pa rin yung tinatawag nating Intertropical Convergence Zone o ITCC, dito yan nakakaapekto sa katimugang Luzon, gayon rin sa Kabisayaan at Mindanao. So magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga thunderstorms dito sa Mimaropa, gayon na rin sa Central at Western Visayas at gayon na rin dito sa Zamboanga Peninsula. Samantala, sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, asahan pa rin ang maliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga isolated thunderstorms. At sa ating mga mangisda, wala po tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan, kaya ligtas naman sila makakapalaot saan man baybaing dagat ng ating bansa. At Meno, ito ba yung hanging habagat ba natin ay kailan natin muling inaasahang lalakas at magpapaulan ulit ito sa halos malaking bahagi ng ating bansa? Okay, posible pa rin bumalik ang ating habagat at lalo na ngayon na inaasahan nga natin na papasok sa Philippine area ito ang ating bagyo. Ano? Paglapit ng ating bagyo dito nga sa ating kapuluan ay posibleng muling makaranas ng mga pag-ulan ang ating mga kababayan na dulot nga ng habagat. Maraming salamat, Meno, sa mga binahagi mong impormasyon sa lagay ng ating panahon ngayong araw. At ito nga po, meron tayong panibagong sama ng panahon na binabantayan bagamat ito'y nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility. Within 24 to 36 hours po, inaasahan itong madedevelop sa pagiging isang ganap na bagyo. Babantayan natin ito dahil sa pagpasok nga nito sa loob ng PAR, ito'y may malaki ang tsansa na makaapekto dito sa bahagi ng extreme northern Luzon. At sa kasalukuyan, nagpapaulan din naman ang weather system na Intertropical Convergence Zone. Ito yan sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at pati na rin sa Mindanao. Magdoble ingat yung mga residente sa nasabing lugar dahil posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bago po ako magtapos, may itatanong ako. Nagsisimula na ba kayong maglagay ng Christmas decorations? Napakabilis kasing lumipas ng araw dahil 95 days na lang ay Pasko na. At dito na po nagtatapos ang aming programa. Mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, itong Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Eunice Suntayas, magdobli ingat po kayo at magandang araw.